Hi beauties, I'm Weda Luesa Fe and welcome back to my channel. So for today's video, ay isang haul, a Shopee haul. Ayan. In order to siya almost a week na and dumating siya sa akin parang 3 days lang, 3 to 4 days I think. Considering na nasa province kami nakatira and galing pa siyang Manila. So, para sa akin good itong shop na to and fast talaga yung transaction niya and delivery. So before tayo mag-start, bibigyan ko muna kayo ng mga advices about sa Shopee. So ang Shopee pala ay isang online shop kung saan makakabili kayo ng mga kung anik-anik, mga damit, kung ano, accessories, sapatos, bag, or anything under the sun. Actually, mahanap po doon. Kung meron akong isang bagay na hindi ko makita dito sa mga mall namin, ni-search ko lang siya sa Shopee and then nahanap ko doon. Ganun talaga kalawak yung mga items niya sa online shop na to. So, first thing na dapat mong malaman before ka umorder sa Shopee is use your free voucher. Ang Shopee is laging nag-offer ng free voucher or free shipping voucher kung saan minimum of 500 worth ng item na bibilhin mo, magkakaroon ka ng free shipping. Ibig sabihin, ang ipapadala sa yung items, walang shipping fee. Or kung ano man yung in-order mong items, yun lang yung babayaran mo. So, very good yun, di ba? And also, they offer discounts. Like yung mga shop, mayroon silang mga discount na binibigay. Or sometimes, si Shopee mismo may mga discounts na binibigay. So, dapat tingnan mo yun, baka kasi available. Sayang naman, di ba? Makakatipid ka pa. Then, umorder ka na lang sa isang seller. Halimbawa, mga makeup naman yung gusto mo and then nakita mo na dito sa seller na to meron siyang brushes and gusto mo din ng mga palette, mga eyeshadow or mga bronzer. So, sa kanya ka na lang bumili. At least, isa lang yung seller na kukuhanin mo and then yung shipping fee kasi, magkakaroon kasi ng iba-ibang shipping bawat seller, bawat shop. So pag marami kang mga shop na pinagkuhanan, tapos isang item lang din pala yung kukunin mo, hindi mapapamahal ka pa, parang mas magastos, diba? So ang gawin mo na lang, kung ngayong araw mayroon kang nakitang isang item dito sa seller na to na gustong-gusto mo talaga, and then sa next shop naman, kinabukasan, may makita ka, tingnan mo na lang dito sa nauna mong shop kung baka naman mayroon din siya ng item na yon. At least, nandun sa isang seller yung items mo, and yung shipping fee mo, mas makakatipid ka. Kung may free voucher ka na, ma-avail mo na yung minimum of 500, or sometimes kasi nag-offer sila ng less than 500 na minimum para maka-avail ng free shipping, so at least, mas nakatipid ka. Diba? And pangatlo, always check the reviews ng items. Ako kasi ang ginagawa ko, lagi talaga akong parang nagre-research. Kasi ayoko nung feeling na pag may in-order ako, tapos ito ganito yung picture niya, and then yung darating sa akin, parang hindi naman ganun, parang kakaiba naman yung item na to. So may mga nababasa din kasi ako from the reviews na ganun. So pag may nakita na akong ganyan na parang ang comment niya is, itong item na to, ito yung in-order niya, tapos yung dumating, hindi naman pala, or ibang item, or mga sira. So ayaw, ano na yun sa akin? X na yun sa akin. So, hindi na ako niyan tutuloy. Pupunta ako sa ibang mga shop. So, ang ginagawa ko talaga, tinitingnan ko muna yung reviews bago yung item. So, pagkadating ko dun sa reviews, tinitingnan ko yung mga pictures. Halos lahat ng nag-o-order, parang nilalagyan nila or pinipicturan nila yung items na nakuha nila. At least doon, makikita ko na ito pala yung actual photo niya. So, at least yung picture na nandun sa advertised photo nila, at saka yung actual, tinitingnan ko kung magkapareho ba o hindi. Baka naman kasi, ito yung in-order mo. Halimbawa, carpet yung in-order mo. Tapos yung dumating sa'yo, doormat lang pala. Ganun lang pala kaliit. So, nangyayari po talaga yun, guys. So, dapat maging ano ka din, resourceful. Do your research din para hindi mangyari sa'yo yun. Ako, maraming beses na ako nag-order sa Shopee. Pero never pa akong naka-experience na mali yung napadala sa akin or hindi ito yung item na ini-expect ko. Most of the time, tama yung items, exact yung napapadala na quantity, and mababait yung seller. Kasi, tinitingnan ko rin, minsan pag hindi ako sigurado, chinachat ko din sila or mini-message ko din sila. Pag responsive sila, yun, plus point yun sa akin. Kasi at least kung may concern ka, alam mong magre-reply sila sa'yo. Okay? So, kanino nga ba ako nag-order? So, ilalagay ko dito yung pangalan ng shop. I think it's, anong pagkabasa nito? Mili Melo. Yun. At Mili Melo. Yun, ilalagay ko na lang dito. Plus point sa akin yung shop na to kasi
before niya ipadala yung item sa akin, pinicturean niya muna, sinend sa akin sa private message, and then pinakita niya. Kasi mas maganda yun para sa akin kasi just in case meron akong kulay na hindi gusto dun sa item or meron akong nakitang hindi tama dun sa mga items, mapapapalitan ko before niya mapadala. And makikita ko din na sakto yung pinadala niyang mga items. Parang nakita mo na lang din yung mga on-hand products talaga. Hindi lang yung nasa picture lang na sometimes edited talaga yon. So yun, so plus point yun sila sa akin and very responsive din yung seller. And pangatlo, tong seller din na to, tong shop na to, ang bilis nilang mag-deliver. Hindi ko in-expect. Parang in-order ko siya today, kinabukasan, pinituran niya na yung items, and then, parang same day, na-ship na din. So, inantay ko na lang na dumating siya dito sa amin. Yun, order kayo sa shop na to, guys. So, ang dami ko nang sinabi, diba? So, start na tayo sa haul. Una kong in-order ay isang fan brush. Ayan, 2 pieces siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pakita ko na lang. Ayan. So, good siya. Fan brush. Ayan. Pang highlighter. 15 pesos lang siya, girls. So, actually, itong shop din na to, ang very affordable niya. Yung mga items na nabili ko, ang mura. Kaya, hindi din ako nagatubiling bumili sa shop na to eh. And, yung mga reviews niya din is magaganda. So, with this, fan brush. 15 pesos. So, dalawa yung in order ko sa kanila. And super, guys, ang lambot nung ano niya, yung sa brush niya, ang area, ang lambot. So, gusto ko talaga. Yan, and marami silang color. That time, ang available is parang may black, may pink, and may white. And so, tama yung mga kulay na binigay niya. So, plus point siya sa akin. Yan, 15 pesos. And so, next item is brushes, kabuki brushes. Yan, guys. 10 pieces to siya, and 95 pesos lang siya. Diba? Mura. Mura talaga sa kanila. And actually, trinay ko na to sila. Sobrang lambot ng brushes. Ayan. Sobrang lambot talaga niya, girls. So, maganda. And then, yung haba niya, sakto lang siya sa akin. Hindi siya sobrang haba. Hindi din siya sobrang, parang maikli. So, saktong-sakto lang siya. And for the price, sakto talaga siya, girls. Perfect na siya. Nakita ko dun sa Shopee, merong mga ibang mga shop na binibenta to na parang 200. Tapos ganun. Tapos same lang din naman yung pictures nila, same lang. And alam ko same lang din yung items. Pero binibenta nila ng 200. Samantalang dun sa shop na yun, 95 lang. And sakto pa yung item. Kasi dun sa mga ibang shop, parang minsan daw, 9 lang, 8 lang, hindi talaga 10. Dito, hindi nilang ko talaga 10 talaga siya, girls. So, bili kayo dun sa shop na yun. Hindi to sponsored, pero bili ba ko dun sa shop. Yan, ito siya. Next naman ay brushes ulit. Makeup brushes. So, this one actually is for the eyes naman. Eyeshadow brushes and eyebrow brushes. Yan, ang cute ng kulay, girls. Tingnan nyo. Ang cute ng kulay. Para siyang mint green. Don't know. Parang ganon. And yun. Ito, trinay ko na to siya. Actually, this is 95 pesos din. And 20 pieces na siya. Maliliit naman kasi siya eh. As in, parang pang eyeshadow lang. And yung kinaibahan naman nito doon is yung brushes nun parang super lambot. Ito naman, parang synthetic brush siya. Yung parang glossy yung kind of, yung brush. Yung ito, yung mga, So, medyo hindi siya ganun ka-soft yung isa. Pero, hindi naman siya super yung masakit sa mukha na parang tinutusok-tusok siya. Hindi naman ganun. Synthetic talaga siya. Yung parang glossy yung kind nung, nung brushes. Pero sa akin, okay na siya. As in, ang ganda pa ng kulay. Tapos, 95 pesos, meron ka ng 20 brushes, diba? Tapos, hindi naman siya masakit. Ayoko din kasi yung masakit na mga brushes, yung parang matitigas. Kasi, parang lumalaki yung pores natin sa face. So, mas maganda pa din na malambot yung brush. And, hindi naman yung parang ang tigas-tigas, na parang mga walis, diba? So, diba ito? 95 pesos. So, next naman, next item is this. Lashes, fake lashes. Ito, mura lang din to siya, girls. 35 pesos lang. And, alam mo,
20 items na siya. Ay, sorry, 20 pieces na siya sa loob. Ayan. Diba? Ang ganda. 20 pieces na siya and 35 lang for that amount. Pero, ano, ang disadvantage naman, wala pa siyang glue. So, bibilhin mo na lang siya ng glue. Hinahanap ko dun sa shop nila, wala. So, bibili na lang ako dun sa ibang shop. Ang sabi dito is, ito ay Taiwan fake lashes from Taiwan. So, may number din sila doon. Anong klase ng lashes yung gusto mo? So, depende sa type mo, yung gusto mo medyo mahaba or gusto mo na parang sakto lang, yung parang from for everyday look lang. So, may number siya doon. Yung pinili ko itong sa akin, 217. Ayan. Parang middle siya. Meron itong mas maikli pa, meron namang mas mahaba. Yun. So, ito. Next item naman, ito gustong-gusto ko to. Parang dito sa shop na to, mura niya. Dun sa ibang shop ang mahal, parang 400, 500. Ito, ito siya. Real Picnic Brush. Ayan. Diba? 6 pieces na siya. Ayan, 6 pieces na siya. Pieces na siya and 260 lang siya. 'Di ba? Tapos magaganda na yung brush. Kinuha ko na to tas ano, tapos ang lambot pa. Ang lambot nito yung mga brushes niya. Trinay ko na kasi siya eh. Excited na kasi ako so binuksan ko na talaga siya. And ang ganda pa ng packaging. Tingnan niyo. Ganda ng packaging niya. And then meron na siyang multi-task brush, buffing brush, tapos crease brush, parang ito, and setting brush, ito ata, setting brush, and pointed foundation, senta, ano, crease, ito palang crease brush, and for ito naman, yung last, is yung liner brush, yan. Diba, swak na siya kung mag-makeup ka, parang ito lang perfect na, so okay na siya talaga, and then ang ganda ng packaging niya, 260. And ganito yung loob niya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ganda ng lalagyan niya sa loob. Parang foam something. Malambot. Ayan. Ayan. Tapos ganyan. 260. Ang ganda. Gusto ko to. Excited na excited ako sa mga brush ko. Ayan. So 260 lang siya. Next item naman is Beauty Blender. This one. Isa lang yung nabili ko kasi parang ano to, blender. Parang 32 peso siya. Pero malambot naman siya. Look guys. Malambot. Na-addict kasi ako ngayon sa mga beauty blender. Hindi ko pa alam kasi pag naglalagay ako ng foundation, mas gusto ko yung beauty blender yung gamit kaysa sa brush. Kasi parang mas nabiblend niya talaga ng maayos and pumapasok talaga siya sa skin ko. So yun, mas matagal matanggal yung foundation pag naka-ano, beauty blender. So yun, perfect po. 32 pesos po. Next item naman is Velcro. Hair Velcro. So sa hindi alam kung ano yung Velcro, ito yung mga nilalagay dito sa hair. Dito, pag nagme-makeup ka. So, guys, 8 pesos lang to. Tapos, tingnan natin sa loob. Alam ko, dalawa dapat din natin sa loob. Ayan o, dalawa na siya. 8 pesos lang. And then, lalagay mo na siya dito ganyan. Pag nagme-makeup ka. Kasi ako, ang dami kong ano. Ang dami kong small na hair dito. Ang dami kong maliliit na buhok dyan. Tapos, yan. So, bumili talaga ako para at least kung mag-makeup, yan, lalagyan mo lang ng Velcro, and then perfect na. Yan, dalawa yung binili ko. 8 pesos lang naman kasi siya eh. So, yun. Yan. Tanggalin na natin. Next naman sa mga binili ko is itong... Ay, ang cute! Donald Duck na phone cases. So, parang magkano sila, parang couple silang ano, phone cases. And guys, 100 pesos lang yung each nito. So, di ba ang cute na? Tingnan nyo. Di ba ang cute? Actually, yung ano, yung phone ko kasi is yung isa iPhone 7 at saka yung isa iPhone 8 Plus. So, parang perfect doon na magka-partner sila. Kinuha ko niya dalawa. Di ba ang cute? 100 pesos lang. The best talaga tong shop na to. Yan. This one. Cute. Gusto niyo bang makita?
Yan, buksan ko na lang yung isa. Ang cute! Yan. Cute, diba? Wow! Excited na tuloy akong gamitin to. Okay. So, last is... So, last item. So, matatawa kayo dito. Hindi ko alam bakit kayo in-order to, pero in-order ko talaga siya. Nose up or nose lifting clip. Ito, in-order ko siya. Hindi para sa akin. In-order ko talaga to, guys, para sa jowa ko. Promise. May patunay ako. Lalagay ko dito. So, yun, in-order ko siya kasi parang naku-curious ako. Kung ano yung feeling ng ganito. Yung, ako kasi hindi naman ako may mata. Hindi naman ako talaga may mata ko sa ilang tingin. Yung ilong ko. So, parang gusto ko lang siyang i-try. Bigyan ko na lang dito next time ng review para malaman nyo kung effective ba talaga siya or hindi. So, in-order ko na lang din to. Try ko lang siya, guys. And then, mag-upload na lang din ako ng video next time para sa review nito kung gusto nyo. Comment nyo sa baba, guys, kung gusto nyo gumawa ko ng review nito. And then, kung gusto nyo malaman kung ano yung kung effective ba to o hindi. So, i-comment nyo lang kung gusto nyo. Yun. So, ayan. So pala guys, yung packaging pala nito is super maganda. Naka-bubble wrap talaga siya. Katulad yan, ilalagay ko yung picture dito. Hindi ko na napakita sa inyo, pero naka-bubble wrap talaga siya and maganda yung packaging. And also, yung nagustuhan ko sa kanya, guys, is sa loob, pagka-open ko, hindi ko agad nakita yung item. Ang una kong nakita is yung paper na ganito. Ganyan. Diba? Nakalagay dito sa papel kung ano yung mga items na kinuha ko. And then, parang chine-check niya siguro kung nalagay niya lahat ng item doon sa shopping bag. And nandito din yung amount ng items and kung ilang pieces yung in-order mo. Parang dalawang page kasi ito sa akin eh. And yun, so para sa akin, naisip ko, sabi ko, wow, ang ganda naman. Kasi at least yung seller, nag-effort siya na i-make sure na satisfied yung mga customer niya. And nabibigay niya talaga yung lahat ng items na na-order, which is, yun naman talaga yung dapat. Kasi, ang mga parang worries natin para sa mga nag-online or yung mga bumibili online is, baka yung mga items sira, baka yung items hindi sakto yung mabigay. So, isa yun sa mga worries natin. So, parang natuwa lang ako kasi itong si seller, itong shop na to, meron silang paganito, papapel, di ba? Hindi sila nagtitipid. Parang gusto nila ang quality talaga yung mabigay sa customer nila. So, ayun, super, super like yung ginawa nila. I really like it. So, ayun, ang galing lang. Yan. So, yung sa akin pala, yung pinili kong, natawag nito, shipper is exposed and dineliver siya sa amin ng ano, LBC. So, mga 3 to 4 days lang or 3 days lang ata yun talaga. And na, ano, na-deliver na siya sa akin agad. So, ayun. So, ayun yung mga, ano ko, items ko. And kung mayroon kayong mga questions about dun sa shop, comment niya lang below and answer ko yun lahat. And kung may mga question kayo about dun sa mga items or brushes. And also, alam nyo, hindi ako super magaling dun sa mga brushes. Hindi ko pa talaga alam kung ano ba dapat na brush yung kailangan, ano yung mga dapat na ingredients or ano, materials, mga materials tong brush na dapat ginagamit natin. Pero sa akin naman, wala naman kasi akong allergy sa mga brushes, sa mga nagamit ko dati pa. So, okay lang sa akin na bumili sa mga ganito. And then, maganda naman kasi talaga siya, guys. Ako, I don't see naman yung amount nung product. Basta naman maganda naman yung quality niya. Perfect na yun sa akin. So, as long na hindi naman siya nakakasama sa'yo o sa environment and then sa ibang tao, why not buy yung cheaper na lang? At least, nakamura ka na, nakatipid ka pa, masaya ka pa, diba? Ayun, so yun lang for this video. I hope nag-enjoy kayo sa aking munting haul. Hindi naman siya super madami. Pero sana nag-enjoy kayo. And if you do, please give it a big thumbs up. Subscribe to my channel. And always remember that no one is you and that is your superpower. See you again next time. Bye-bye!